Hello, hello, hello! Paano nga kaya masusungkit ang 7 na rating sa mga objectives ng ating classroom observation? Well, wala pong eksaktong sagot sa tanong na ito, ngunit sa videong ito, magbibigay ako ng mga tips na maaaring makatulong upang magabayan kayo sa paghahanda ng inyong mga lesson plans para sa inyong classroom observations. Ang mga ibabahagi ko po ay mula sa aking karanasan bilang guro at mula sa mga masusing pag-aaral ng mga estratehiya sa pagtuturo. Mahabang usapan ito, mga cheers, dahil siyam ang ating mga objectives na pag-uusapan. Kaya naman, maglalagay ako ng mga time codes para madali niyong puntahan ang objectives na gusto ninyo. Dito po tayo sa Objective 1, Applied Knowledge of Content Within and Across Curriculum Teaching Areas. Kung aakalaing madali ang objective na ito, well, isa ito sa inaarayan ng mga guro. Bakit nga ba hindi? Dahil kinakailangan umanong maka-integrate sa ating mga lesson ng iba't ibang content areas para ma-meet ito. Hindi lang iisang subject ang gusto ng ating mga observer na integrated. Gusto nila ay tatlo at higit pang subject areas. Paano nga ito magagawa? Halimbawa, science ang subject mo, kailangan matouch mo ang mga lesson skills sa language, math, o araling panlipunan man yan. Kung English o Filipino ang subject, madali pa siguro itong magagawa, ngunit sa ibang subjects, medyo mahirap po ito. Kaya ang tip ko dito, dati nang piliin ang lesson topic o competency na maaaring magbigay daan para makapag-integrate ka ng lessons ng ibang subject areas. Since tayo naman ang nagbibigay ng schedule o nakikipag-usap tayo sa ating mga observers kung kailan ang observation, dati na dapat nating tingnan kung ang lesson na maitatama sa ating schedule ay posibleng makapag-integrate tayo ng iba't ibang subject areas. Aminin man natin o hindi, hindi sa lahat ng pagkakataon ay makakapag-integrate tayo dahil nga magkikaiba naman ang ating mga topics. Narito ang isang paraan para makapag-integrate. Halimbawa, kung ang lesson ay science, isali sa mga activities ang pagko-compute o simple numeracy activity. Pwede rin gumamit ng halimbawang may kinalaman sa komunidad upang matouch ang araling panlipunan. Sa bahagi ng generalization ng lesson, itanong sa mag-aaral ang personal nilang natutunan na maaaring makatulong sa kanilang buhay upang ma-integrate ang edukasyon sa pagpapakatao. At sa kanilang mga kasagutan o sa tuwing sila ay sasagot ng mga tanong, maaaring makita kung mayroon silang kamalian sa grammar o di kaya ay sa spelling, pwede natin itong isaayos gamit ang mga tuntunin sa grammar o di kaya ay ibigay ang wastong baybay ng mga salita upang matouch naman ang English subject. Maraming paraan upang makapag-integrate at kailangan lang nating maging listo sa mga ide-demonstrate nating lesson. Maaaring ding makapag-integrate ng hindi nakalagay sa lesson plan sapagkat ito ay mangyayari na lamang habang tayo ay nag-e-execute ng lesson. Kaya i-grab natin lahat ng opportunities para maging holistic ang ating pamamaraan ng pagtuturo. Iwasang nakafocus lamang sa mismong competency ng ating lesson sapagkat bilang isang 21st century teacher, kailangan nating maipakita sa mga mag-aaral na ang edukasyon ay holistic at ang lahat ng mga subject areas na inaaral nila ay magkakaugnay at hindi magkakahiwalay na asignatura. Ito naman ang sumunod na objective. Use a range of teaching strategies that enhance learner achievement in literacy and numeracy skills. Dito naman sa objective na to, kung nakapag-integrate na tayo ng math at English subject sa ating lesson, automatic na ma-meet na natin ang objective na ito. Gayunpaman, siguraduhin ang integrasyon ay nakabase din sa mga estratehiyang gagamitin natin sa klase. Halimbawa ng strategy natin ay mga games. Pwedeng habang naglalaro, kasama ang mga bata sa pagko-compute ng scores nila. O kaya ay laro na may kinalaman din sa numeracy, sa pera, sa pagbibilang, o sa ideya ng pagdagdag at bawas o paghahati ng mga bagay-bagay. Kung ang estratehiya mo naman ay pagbuo ng puzzles, maaaring ma-integrate din dito ang literacy kapag ipinapaliwanag nila ang kanilang nabuong larawan.
o kaya gagamitin nila ang wika upang ipaliwanag ang kinalabasan ng jigsaw puzzle o kaya ang nilalaman ng graphic organizer na binuo nila. Tandaan na sa Objective 2, hinahanap ng mga observers ang paggamit ng iba't ibang estratehiya na kakikitaan ng paggamit ng mga kasanayan sa literacy at numeracy. Hayaan natin ang mga mag-aaral na ilapat ang alam nila sa numero at sa paggamit ng wika. Ibig sabihin, anuman ang subject area mo, hahayaan mo dapat ang mga mag-aaral na gamitin nila ang kanilang skills sa numeracy. At sa literacy naman, gagamitin nila ang kanilang kagalingan sa pagsusulat at pagsasalita. Dito naman sa Objective 3, apply a range of teaching strategies to develop critical and creative thinking as well as other higher order thinking skills. Madali na lamang itong isabay sa Objective 2. Kailangan lamang nating siguruhin na ang mga estratehiyang gagamitin natin sa klase ay tunay na magpapalabas sa mataas na level na pangunawa ng ating mag-aaral sa ating lesson. Ibig sabihin, huwag tayong manatili sa mga madadaling tanong, sa ano, sino at saan. Kailangan ang focus natin ay pagsagot ng paano, bakit. Hayaan din natin ang mga mag-aaral na lumikha at bumuo ng mga bagay-bagay patungkol sa ating aralin. Sa madaling salita, iwasan natin ang paper-pencil strategies. Bagkus, gumamit tayo ng mga makabagong estilo sa pagtuturo kung saan tunay na may papakita ng mga mag-aaral ang natutunan nila. Bigyan natin sila ng oportunidad na magsalita, magdrama, gumuhit, mag-solve ng problem, mag-simulate, mag-debate, at iba pa. Halimbawa sa aralin sa Filipino, kung ang lesson ay tungkol sa ponemang suprasegmental sa grade 7, huwag lang nating tanungin ang mga mag-aaral kung alin ang tamang tono o intonasyon o di kaya kung ano ang mga pananda na mayroong mataas ang tono o intonasyon. Hayaan natin silang bumuo ng sarili nilang diyalogo. Pag-usapan nila kung paano sila makakapag-ipon ng pera para makabili ng gusto nilang bagay. Sa puntong ito, naka-integrate na tayo ng numeracy at araling panlipunan. At pagkatapos, hayaan nating i-present nilang nabuo nilang dialogo at kailangan nilang gamitin ang natutunan nilang ponemang suprasegmental sa wastong pagpapahayag. Sa huli, maaaring itanong kung paanong nakatulong ang aralin upang maging mabisa ang pag-uusap ng dalawang tao. Sa pagpapagawa pa lamang at pagpapapresenta ng dialogo, marami ka nang nagawang integrasyon at na-develop na rin ang higher order thinking skills ng mga mag-aaral. Dumako naman tayo sa Objective 4, manage classroom structure to engage learners individually or in groups in meaningful exploration, discovery, and hands-on activities with a range of physical learning environments. Ang objective naman na ito ay halos na-meet na natin kung tinutukan natin ang Objective 2 at 3 kanina. Tandaan lamang na ang tinitingnan ng mga observers sa objective na to ay kung gaano tayo kabihasa sa pag-manage ng classroom structures. Kaya naman, planuhin natin ang aralin na may individual task, may by pair o kaya pares, at mas malaking pangkat katulad ng hanggang 4 na miyembro. Sa ganitong paraan, makikita ng observer na hinahayaan natin ang mga mag-aaral na matuto sa iba't ibang learning environment. Karaniwang ang individual recitation kung saan tayo ay nagtatanong ay individual task ang katumbas nito. O kaya kapag tayo ay nagpapasagot sa activity notebook at ibinabahagi ng mga mag-aaral sa klase ang kanilang sagot. Ang isang tip din dito ay siguraduhin kapag may group activity, ang mga mag-aaral na nasa iisang pangkat ay bubuo ng bilog. Dito makikita na magkakaroon ng ibang learning environment. Hayaan ding magkatabi ang magpares o kaya naman magkakatabi ng upuan ang mga magkakapangkat. O kaya kung meron silang mga tables, hayaan natin silang magkaharap-harap ng upuan sa iisang table at sa ibang table naman ang ibang pangkat. Siguraduhin din na maayos ang pagpunta at pagbalik ng mga mag-aaral sa kanilang upuan sa mga pagkakataong ganito. Kaya naman, bago bumuo ng bilog, halimbawa ang mga mag-aaral, ibigay muna ang direksyon ng gawain.
Kapag naintindihan na nila ang panuto, saka natin sila papuntahin sa kanilang pangkat o kaya hayaan natin silang bumuo ng bilog gamit ang upuan. Dapat ding may naitalagang oras sa paggawa ng aktibidad upang nagagabayan sila sa oras ng paggawa at babalik sila sa dating ayos ng klase kung tapos na ang nakalaang oras at oras na ng presentasyon. Makakabuting ihanda o sanayin ang mga mag-aaral sa setup na ganito upang sa araw ng class observation, sanay na silang bumuo ng pangkat ng maayos at tahimik. Ngunit hindi garantiya na kung sanay na sila ay maayos na ang kanilang pagpunta sa kanilang pangkat. Kailangan pa rin nilang mabigyan ng maliwanag na panuto sa bawat activity. Sa Objective 4, kailangan talagang hayaan nating mag-explore ang mga bata, gumalaw mula sa kanilang kinauupuan, tumabi sa ibang bahagi ng classroom, o di naman kaya ay bumuo ng bilog kasama ng kanilang mga kapangkat. Ito po ang tinatawag nating pagbabago ng learning environment sa loob ng classroom. Dito naman po tayo sa Objective 5. Manage learner behavior constructively by applying positive and non-violent discipline to ensure learning-focused environments. Dati nang tinitingnan ng mga observers ang Objective 5 na isa-summarize ang classroom management sa objective na ito. Dito nga ina-apply natin ang positive and non-violent discipline. Ina-expect sa atin na sa ating pagtuturo, may mga set of routines tayong ipinapatupad upang masigurong disiplinado ang ating mga mag-aaral. Kaya naman, kasali sa tinitingnan sa Objective 5 ang mga preliminary activities tulad ng pagdarasal, pagpapaayos ng upuan o pagpapapulot ng kalat kung kinakailangan, pag-check ng attendance, at matamis na pagbati sa pagsisimula ng pag-aaral at pagpapaalam sa pagtatapos nito. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang Objective 5. Dito rin ay tinitingnan kung paano natin i-handle ang mga makukulit na mag-aaral, paano natin i-encourage ang lahat na makibahagi sa aralin, at mga aktibidad at kung paano natin sisitahin ang mga estudyanteng maaaring may ibang inaatupag habang nagkaklase. Dito natin magagamit ang tinatawag na positive discipline. Kaya naman, huwag nating pahiyain ang mga mag-aaral, bagkus iparamdam natin na mali ang ginagawa nila sa magandang paraan. Katulad ng maingay na mag-aaral o makulit, imbes na pagalitan, maaaring pasagutin natin sila ng tanong o kaya hayaang bumasa ng teksto o kaya ay tanungin kung bakit hindi sila nakikinig at kung baka naman mayroon silang ideya na iba sa mga sinasabi ng mga classmate nila. Sa maikling salita, hinahanap dito ang maximum participation ng mga mag-aaral. Kung makikita ng mga observers na ang mga mag-aaral ay attentive sa ating klase at talagang nakatutok sa paggawa ng mga activities, ibig sabihin, successful tayo sa Objective 5. Ito naman po ang Objective 6. Use differentiated, developmentally appropriate learning experiences to address learners' gender, needs, strengths, interests, and experiences. Ang Objective 6 ay totoong nakaangkla sa Objectives 2, 3, at 4. Kung nagbigay na tayo ng mga aktibidad tulad ng mga nabanggit kanina, maaaring differentiated na rin ang mga gawain ito. Ngunit aralin pa natin mabuti kung paanong mas magiging differentiated ang mga naiplanong aktibidad sa klase. Paano? Tingnan natin kung wala bang maaapakang kasarian sa mga gawain ibibigay natin. Hindi ba nakakasakit sa LGBTQ ang aktibidad? Kaya ba ng mga mag-aaral ang gawain? Baka naman masyado itong madali o mahirap para sa kanila. O kaya naman ay gusto ba talaga nilang gawin ang ipapagawa mo? Baka naman ang gusto nila ay umawit at hindi gumuhit. Tingnan nating mabuti ang puntong ito. At tingnan din natin kung may mga mag-aaral na maaaring masaktan sa mga gawain dahil sa kanilang mga nakaraang karanasan sa buhay o kaya ay katayuan sa buhay. Kaya naman, upang tiyak na maging differentiated ang mga gawain, magbigay ng mga options na maaaring pagpilian ng mga mag-aaral. Halimbawa sa pagpapasulat, huwag mag-stick sa iisang paksa. Magbigay ng pagpipili ang paksa at kung kinakailangan, payagan ang mag-aaral kung may mas maganda itong ideyang paksa.
Halimbawa din kung magpapagamit ng graphic organizer, hayaang mag-explore ng ibang disenyo ang mga mag-aaral. Sa problem solving, maaaring magbigay ng higit sa isang problem na maaaring pagpilian ng mga mag-aaral upang sagutin. At marami pang iba. Maging open-minded at creative upang mas maging differentiated ang mga tasks. Baka nga mabigla pa tayo dahil dito natin makikita na ang dami pa pala nilang kayang gawin na hindi natin inaasahan. Ang Objective 7 naman ay Plan, Manage and Implemented Developmentally Sequenced Teaching and Learning Processes to Meet Curriculum Requirements and Varied Teaching Contexts. Ito naman po ay patungkol sa pagkakabuo ng ating lesson plan at ang execution natin sa ating plan. In other words, mastery of the lesson. Karaniwan, namimit natin ito kung nakikita ng observer na responsive ang mga mag-aaral sa ating aralin. Ito ay dahil maayos at malinaw nating naipaliwanag ang main content ng ating lesson. Siguraduhin din nating competency-based ang ating lesson. Napulot dapat ito sa most essential learning competencies o kaya ay sa MELC. Kailangan ding maipakita natin na gamay nating ituro ang lesson na ito. May mga mag-aaral na nagsasabing, gustong gusto ko ang teacher na ito dahil parang ang dali ng lesson namin kung siya ang nagtuturo. Parang madali ang formula sa math kung siya ang teacher. Ito po ang hinahanap ng objective na ito. Ang delivery ng ating lesson. Kaya naman, let's make sure na sa paraan ng ating pagtuturo, madaling maintindihan ng mga bata ang ating lesson. Kung nagets nila ang topic, well, successful ka na sa objective na ito. Dumako naman tayo sa Objective 8, Selected, Developed, Organized, and Use Appropriate Teaching and Learning Resources, including ICT to Address Learning Goals. And of course, hindi mawawala talaga ang paggamit ng mga instructional materials, lalo na ang ICT. Tandaan po natin na dapat akma ang ating mga kagamitan sa mismong aralin at sa mga mag-aaral. Isa rin pong dapat isaalang-alang na sa paggamit ng ICT, hindi po basta pagpapanood o pagpapakita ng PowerPoint presentation ang kailangan. Dapat may creativity po tayo sa paggamit ng mga ito upang ma-meet ang objectives ng ating lesson. Kung PowerPoint, kailangan sinusunod po natin ang mga guidelines sa paggawa ng PowerPoint. Nababasa, malinaw at maayos ang nilalaman dapat ng ating PowerPoint. Mag-integrate din tayo ng animation, links, audio or video file upang maipakita ang ating ICT integration sa pagtuturo. Maging creative po tayo sa ating mga IMs. Kung wala tayong mahanap o ma-download na PowerPoint o video sa internet na akma sa ating mga mag-aaral, then kailangan natin talagang bumuo ng sarili nating instructional materials. At nandito na po tayo sa Objective 9. Design, Selected, Organize, and Use Diagnostic, Formative, and Summative Assessment Strategies Consistent with Curriculum Requirements. Ito po ang panghuli. Isa ito sa pinakamahalagang bahagi ng ating lesson, ang assessment or evaluation parts. Pagkatapos ng ilang mga aktibidad o task sa lesson proper, siguraduhin mayroon po tayong assessment upang masukat ang natutunan ng mga mag-aaral. Maaaring kasali rito ang diagnostic test, ngunit iilang pagkakataon lamang na nakakapagbigay tayo ng diagnostic test tungkol sa aralin dahil mayroon lang naman tayong isang oras para sa pakitang turo. Kaya naman sa Objective 9, ang tinitingnan ay kung paano natin susukatin ang natutunan ng mga mag-aaral. Maaaring sa huling bahagi ng aralin, mayroon tayong 5 item na pagsusulit bilang formative assessment. Pwede rito ang mga paper-pencil test tulad ng close test, fill-in-the-blanks, true or false, at iba pa. Maaari ring maikling essay test ng gagamiting summative assessment. Laging ikonsidera ang oras rito dahil hindi kailangan sobrang mahaba. Kailangan lang masalamin ito kung natutunan pa ng mga mag-aaral ang aralin o hindi. Ito kasi ang batayan kung magpro-proceed tayo sa next lesson o kaya kailangan pa natin ng enrichment activity sa susunod na araw. So ito na po ang mga siyam na objectives na kailangan nating tutukan kapag tayo ay magpapa-observe ng klase. Bago tayo magtapos, ito po ang mga final tips. Piliin ang competency kung saan maaaring makabuo tayo ng iba't ibang activities
na may integration sa ibang subject areas at kung saan makakapag-apply tayo ng iba't ibang teaching strategies. Gumamit tayo ng akmang instructional materials para sa lesson. Ipaliwanag ng mabuti ang content ng lesson upang madaling maunawaan ng mga bata. Maghanda ng individual, by pair at small group tasks. Maghanda ng activity na malayang makakapili ang mga mag-aaral ng task upang maipakita ang differentiated instruction. Paghusayan ang iyong classroom management o kaya ang pag-handle sa mga mag-aaral para sa maximum participation. Huwag kakalimutang magbigay ng maikling pagsusulit sa huling bahagi ng aralin. Maaaring mahirap sa unang tingin, ngunit sa huli, kailangan lang nating pag-ibayuhin ang pagpaplano dahil dati na nating ginagawa ang lahat ng mga ito. Hindi birong pagsamasamahin ang lahat ng mga ito sa iisang pakitang turo lamang. Ngunit walang hindi makakamit kung tayo ay seryoso at tunay na maghahanda.